Tulad ng dati, may problema na naman si Julia kaya naalala na naman niya ang toy boyfriend niyang si Andy. Kapag masaya siya ay hindi niya masyadong pinapansin si Andy. Mas importante sa kanya ang mga kaibigan. Mula sa broken family si Julia, kaya ang mga kaibigan lang niya ang nagpapasaya sa kanya. Ginawa niya ang masugid niyang maniligaw na si Andy para masabi lang na meron din siyang boyfriend. Siya lang kasi ang single sa tropa at nabubugnot na siya sa kachaw ng mga kaibigan. Kaya kahit hindi niya masyadong type si Andy, ay sinagot niya. Guwapo naman ang binata pero hindi strong ang personality at nasa klase lang ang angkan. Sabi ni Julia, pwede nang pagtsagaan kaysa wala. Kapag nakahanap na lang siya ng class A na boyfie, ay sakalang niya ito bebreakin. Nang gabi ng yun, ay tinawagan ni Julia si Andy. Mabilis namang dumating ang binata na parang superhero. Gusto ng dalaga na magpunta sa malayo, out of town, para matakasan ang problema sa bahay nila. Punong-puno siya ng hinanakit sa mga magulang. Ang daddy niya ay may babae. Ang mami niya ay mayroon ding ibang lalaki. Ang hindi niya maintindihan ay kung bakit hindi pa tuloy ang maghiwalay ang mga ito. Puro ba ngayon din lang naman ang alam kapag nakikita sa bahay? Dati nang naghiwalay, nagbalikan pa, ganun din naman. Broken pa rin ang family nila. Lahat ng nanakit ni Julia ay si Andy ang sumasalo. Ipinag-drive niya ito papunta sa probinsya, sa lugar ng lola niya, nanay ng tatay niya. Pagdating doon, namangha si Julia sa laki ng mansyon. Hindi niya akalain na mayaman pala ang lola ni Andy. Ang buong akala niya ay klase talaga ang angka nito. Sabi naman ni Andy, hindi sila kinikilala ng lola niya dati dahil sumama ang tatay niya sa nanay niya na mahirap lang. Kaya inalisan ng mana ang tatay niya. Nung namatay ang lola niya ay sakalang sila ipinatawag at sa kanila nga iniwan ang mansyon. Kaso ilang buwan lang, sumunod na rin ang tatay niya sa lola niya. Ang nanay naman niya ayaw umuwi rito. Isa pa, nang mawala ang tatay niya ay hindi na rin nila makita ang titulo. Gusto nga sana nilang ibenta na lang. Pumasok sila sa loob, maagiw, maalikabok at mabaho na ang amoy sa tagal na napabayaan ito. Habang chinecheck nila ang mga gamit, ay tinanong ni Julia kung wala bang kamag-anak sina Andy na maghahabol sa mansyon kung sakali. Umiling ang binata, halos lahat naman doon ng mga kamag-anakan nila ay ilag sa lola niya dahil nga hindi raw maganda ang ugali. May nag-iisang kapatid ang tatay niya na babae. Ang sabi na sa ibang bansa raw, pero hindi na niya yung nakilala ng personal at wala na rin siya naging balita ron. Meron din naman nagsabi na hindi talaga ito lumabas ng bansa, kundi namatay, itinago lang sa mga tao. Hindi niya alam kung alin ang totoo ron. Sabay tang ng hagdan sa harap ng mansyon ay magkatabing na upo ang magnobyo. Malungkot pa rin si Julia, kung pwede nga lang daw na doon na lang siya tumira sa mansyon na yun eh. Bagay sa kanya na malungkot, walang buhay at walang pag-asa. Inakbayan ni Andy ang dalaga at sinabing hindi iyon ang pagkakilala niya kay Julia. Alam niya na masayahin itong tao, puno ng buhay at pag-asa. Inalis ni Julia ang kamay ni Andy sa balikat niya at sinabing nagugutom na siya. Inaya niya ito sa kotse para kuhanin ang mga dala nilang pagkain. Sa labas ng kotse, sumandal sila at doon na rin sila kumain. Lingit sa kanila, may mga mata sa dilim na nagmamasid. Napansin ni Andy ang matandang babae na nakatayo sa harapan ng gate. Nilapitan nila ang matanda at tinanong kung may kailangan ba ito. Anong matanda? Nakita lang niya sila. Gusto sana niya nabigyan sila ng babala tungkol sa lagi niyang naririnig sa mansyon. Isang kaluluwang hindi matahimik. Itinuro ng matanda ang bahay niya malapit lang sa mansyon kaya tinig niya ang nakakapangilabot ng mga tunog mula rito. Sa tingin daw niya, iyon ay ang kaluluwa ni Sonia, ang bunsong anak ni Doña Mercedes. Ayon sa naging katiwala ng mansyon, namatay ang babae dahil sa pagmamalupit ng ama na hinayaan lang ng ina. Nagkatinginan na lang ang magnobyo. Pagtalikod ng matandang babae ay natawa lang si Julia at nailing. Pero si Andy ay napaisip dahil ang Sonia na sinasabi ng matanda ay ang nag-iisa at bunsong kapatid ng tatay niya. Malalim na ang gabi. Naalimpungatan si Andy. Pagkapa niya sa tabi niya ay nalaman niyang wala sa higaan si Julia. Napabalikwas siya ng bangon. Paglabas niya ng silid ay nakita niyang nasa puno ito ng hagdan.
Nakatingin sa ibaba. Nilapitan niya para sana tanungin kung anong ginagawa ron. Pero bago pa siya makalapit, ay bigla nang tumalon sa hagdanan si Julia. Napasigaw si Andy. Tumakbong pababa ng hagdan para sakluluhan ang nobya. Ngunit bago pa siya makababa, ay narinig niya ang boses nito sa likuran. Saan daw siya pupunta? Kinilabutan si Andy nang makitang nasa itaas si Julia. Pagtingin niya sa nahulog, ay wala na ito roon. Sinabi niya kay Julia ang nangyari. Parang hindi naman ito natakot. Sinabihan lang siya na matulog na ulit. Nahiga na ulit si Andy sa tabi ni Julia. Nahirapan na siyang makatulog. Nang sa wakas ay makaidlip. Muli na naman siyang nagising sa narinig na pagbungisngis ni Julia. Nakaupo ito sa kama sa tabi niya habang bumubungisngis. Tinanong ni Andy kung ano ang nangyayari. Bigla itong lumingon sa kanya. Umikot ang ulo. Takot na napasigaw si Andy. Si Julia naman ay bigla siyang sinakal. Nakawala ang binata at nagtatakbo palabas ng kwarto. Pagbaba niya sa sala ay nandoon na si Julia. Nakaupo sa sofa na parang hinihintay na siya. Sinubukan niya itong kausapin. Sinabi niya na kung anuman ang nangyayari ay paglabanan niya. Huwag siyang magpasakop sa diablo. Ngumisi lang si Julia. Bigla itong nagsalita na. Ilala mo na siya rito. Hindi siya karapat-dapat sa iyo. Hindi ka niya mahal. Kailangan ka lang niya para sa mga problema niya. Sinabi ni Andy na matagal na niyang alam na hindi siya mahal ni Julia, pero mahal niya ito at masaya siyang maging sandala nito sa mga panahong kailangan siya, sa mga panahon na kailangan nito ng karamay. Galit na tumayo si Julia, mabagsik ang anyo. Napaatras naman ang binata habang sinasabihan ang nakasanib sa nobya niya na ito ang umalis, iwan nito ang katawan ng babaeng pinakamamahal niya. Lalong nagalit ang nakasanib, naging matalim ang tingin nito kay Andy. Tumakbo si Andy, nagkulong sa CR, ngunit paghawi niya sa kurtina ng CR ay naroon si Julia. Nakaangat ang mga paa, humahalakak na naman. Kahit saan tumakbo si Andy ay nasusundan siya ng nakasapi kay Julia. Pero hindi siya tatakbo palabas ng pintuan, hindi niya iiwanan ang nobya sa ganoong kalagayan. Naisip niyang tumakbo sa altar, hinawakan ang antik na krusipiho. Sabi niya, hindi siya pare, hindi siya marunong magpalayas ng diablo, pero naniniwala siya na sa ngalan ng Diyos Ama ay magagawa niyang iligtas ang nobya mula sa mapanlinlang na nilalang ng dilim. Nagtitiwala siya na mas makapangyarihan ang pananalig niya kaysa kapangyarihang nagmula sa impyerno. Napasigaw na lang ng malakas si Julia. Nakakabingi at nakakakilabot ang boses na pumailan lang sa buong mansyon. Kasabay nito ay ang pagkabasag ng lumang photo frame na nakapatong sa lumang piano. Larawan iyon ang kapatid ng tatay ni Andy na hindi niya pa nakita sa personal ang kanyang tita Sonia. Matapos iyon ay nawalan ng malay si Julia. Buti na lang at naagapan siyang masalo ni Andy. Inihiga siya nito sa sofa. Nang magkamalay ay wala itong alam sa mga nangyari. Kinuwento na lang ng binata ang lahat. Nag-aya nang umuwi ang dalaga sa sobrang takot. Pero bago sila umalis sa mansyon ay nagtirik sila ng kandila sa harap niyon. At saglit na ipinagdasal ang mga kaluluwa ng mga dating nakatira sa mansyon na yon. Ani Andy, hindi raw siya naniniwalang ang tita Sonia niya ang sumanib kay Julia. Kampun daw ng dilim yon na ginamit lang ang katauhan ng tiyahin niya para mapaglaruan sila. Mas gusto niyang paniwalaan ang kaluluwa ng tita Sonia niya ay nananahimik na sa tunay na paraiso, sa langit. Tapos nun ay umalis na sila. Habang palayo ang sasakyan ng magnobyo ay nakasilip ang demonyo sa bintana ng mansyon. Nagngingit-ngit na natalo siya ng dalawang iyon ay nakala niyang mga mahihinang nilalang. Nang maihatid na ni Andy si Julia sa bahay nito, ay sinuli na niya sa dalaga ang susi ng kotse. Nagpaalam na siya at mag-aabang na sana ng tricycle nang muli siyang tawagin ng nobya. Niyakap siya ng mahigpit at humingi ng tawad. Anang dalaga, nagpapasalamat siya sa binata na hindi siya nito iniwan sa ganoong sitwasyon. Nangako siya na magbabago na ang lahat sa pagitan nila. Nasusubukan niya itong mahalin katulad ng pagmamahal nito sa kanya. Inalis ni Andy ang pagkakayakap ng nobya at sinabi na
hindi kailangang pilitin ni Julia ang sarili na mahalin siya sa paraang gusto niya. Masaya na siya na lagi siya nitong kailangan at lagi siyang nasa tabi nito. Handa siyang maghintay kung kailan darating ang panahon na kaya na siya nitong mahalin ng tunay at tapat. Isang masuyong halik ang iginawad ni Julia kay Andy. At iyon na nga ang simula ng bagong yugto ng kanilang pag-ibig.